What's up guys? So sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano makapagpa-level up ng mabilis ang inyong Pokemon sa Pokemon Unite. A guide na ito ay para sa mga newbie or baguhan sa game, katulad ko. So bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel ay subscribe mo na yan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video tutorial tulad nito. So ang most common way para mag-level up agad ang iyong Pokemon ay mag-farm ng wild Pokemon sa map na makikita ito sa most part ng map. Kung ang gamit mo ay speedster or most commonly known as assassin, kailangan sa mid lane ka pupunta. Dahil nandito ang normal buff Pokemon, ito yung orange buff at saka yung purple buff. Ano nga ba itong dalawang orange buff at saka purple buff? Si orange buff, ito ay si Fubu pala. Ang binibigay nito ay ni-slow down nyo yung enemy Pokemon sa basic attack mo. At saka si Ludicolo naman yung purple buff. Kapag low health na yung kalaban, nagbibigay ito ng higher damage sa enemy Pokemon. Okay, so tip number 2 when farming for EXP, dapat malasit mo yung Pokemon. Halimbawa, dala kayo ng teammate mo, tapos ikaw ang nakalasit ng Pokemon, mas mataas yung percentage ng EXP na pupunta sa'yo compared to your teammate. Siguro approximately kalahati lang mapupunta sa kanya. Applicable din ito sa both wild and opposing Pokemon, ganun din sa kalaban. Halimbawa na last hit mo yung kalaban, nakakakuha ka rin ng EXP sa kanya. Okay, so tip number 3, ito yung pinaka-importante lalo sa mga newbie. Huwag po tayo puro kill mga brad. Hindi po ito paramihan ng kill, ano po. Paramihan ito ng score. Kailangan may shoot mo ang EOS energy sa goal ng kalaban. Okay, so meron tayong dalawang types ng EOS energy. Una, ito yung ginagamit natin pang score sa goal ng kalaban. Pangalawa naman, ito yung currency, ito yung natatanggap natin after ng match. Okay, next tips naman ay dapat aware din tayo sa map kung kailan magre-respawn yung dalawang boss Pokemon, si Rotom at saka si Dreadnought. Huwag nating hahayaan yung enemy team na maunahan tayo mapatay yung dalawang boss na to, kasi nagbibigay din ito ng advantage para mapanalo ang laban. Kapag na-capture mo si Rotom or napatay mo, pupunta siya sa goal ng kalaban para i-control ito, para makapag-score ka ng mabilis. Diba normally kapag mataas yung dala mong AOS energy, matagal yung duration bago mo siya mai-shoot sa goal. Ngayon papabilisin niya. Si Dreadnought naman, nagbibigay naman ito ng EXP sa buong team tapos shields. Kaya mas powerful ito kumpara kay Rotom, kaya mas pinaprioritize si Dreadnought. Okay, so ang last boss na mag-spawn sa map ay si Zapdos. Lumalabas ito within last 2 minutes of the game yata yun. Tama ba? So kapag na-capture nyo siya, magbibigay ito ng instant score sa kalaban. Oops, mali yata. Magbibigay ito ng instant score para sa inyo. Tapos magkakaroon din ng points ng bawat member ng team. Tapos 30 points para sa nakapatay, 20 points bawat member. Ito pa tol, every time na nakascore ka sa goal ng kalaban, nagdadagin yung buhay mo. Tapos nadadagdagan ka rin ng EXP. So, ayun lang mo yung mga basic na nalaman ko, sineshare ko lang po sa inyo. Sa mga hindi pa nakakalam or mga newbie katulad ko, hindi po ako pro player. So, hanggang dito na lang mga tol. Ha? Ay sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron man ay i-absorb nyo, ay kung hindi naman po, okay lang. So, it's my first time to do this video, my voice reveal. Sana hindi kayo nairita. Kung meron man kayong suggestions, comments, violent reactions, para mabago natin next upload. Okay, that's it for now guys. Thank you for watching guys. Don't forget to follow and share. Adios amigos.
Enjoy the game. Final stretch!